Payo po namin sa mga misis, kilatisin ninyong mabuti ang school service ng inyong mga anak. Isang batang lalaki ang nahulog sa sinasakyan niyang service sa Quezon City kaninang umaga. Ang school jeep na nakadisgrasya, posibleng matanggalan ng prangkisa. Mia Reyes, ikwento mo. Hindi gumagalaw at nakakolar ang 7 taong gulang na si Joshua Baubau habang nakasakay sa stretcher. Nahulog si Baubau sa sinasakyan niyang school jeep sa Mindanao Avenue sa QC kaninang umaga. Kwento ng mga nakakita, galing sa Agham Road ang service kung saan nakatira ang bata. Punong-puno raw ng estudyante ng Bagong Pag-asa Elementary School ang service. Pagdating sa may kanto ng North Ave, biglang bumukas ang pintuan ng jeep nang kumabig pa kanan ng sasakyan, kaya nahulog ang bata. Ang kameraman ng News 5 ang isa sa mga unang sumaklolo kay Joshua. Nakita ko yung bata nalaglag sa school jeep. Paglaglag sa school jeep, ginawa ko, tumatakbo pa yung FX, tumalo na ako kasi yung bata masasagasaan. Kaya hinarang ko yung mga sasakyan na para hindi siya masagasaan. Dahil kung hindi ko naharang yun, sigurado baka patay yung bata. Agad idiniretso sa ospital ang bata para malapatan ng lunas ang bali sa braso at iniindang sakit ng ulo. Sabi ng LTFRB, may pagkukulang ang operator ng school service. Dapat daw ay may konduktor ang jeep habang bumabiyahe. Kung ang operator ang alam ng operator na wala siyang konduktor, pwede siyang masuspende hanggang makansela yung kanyang prangkisa. Depende on ilang beses na niyang ginagawa yun. Nangako naman ang may-ari ng school service na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng bata. Pumayag naman ang magulang ng bata kaya hindi na raw sila magsasampa ng kaso laban sa operator ng school jeep. Mia Reyes, News 5.